Guys. Ilinisin muna natin, guys, bago tayo magpalit ng lamp. So sobrang dumi na din. Kailangan natin linisin. Yun. Super dumi. See? Grabing dumi, guys, eh. Kailangan talagang linisin bago natin. So dito kasi masyadong marumi yung area. Kaya talaga si grabe yung dumi. Ah, guys, bago magpalit ng lamp, linisin muna natin bago. Yes. Oh shit. Yan. Ito, guys, medyo nangitim na yung loob niya. So kailangan na talagang palitan. Linisin lang natin. Thank you.
Nga pala guys, kailangan mo rin itong ma-check. Pag nag-PPM ka, check mo rin ito kung talagang nagbe-brittle na yung rubber. Kasi pag nagbe-brittle yan, tubig yung dumadaan nito guys, yung pump, water pump. Tubig yung dumadaan dito. Papalitan mo rin ito pag nag-PPM ka. Kasi pag yan, nagkaroon ng butas, papasok dito sa mga board dito. Tapos nang kari, ano mo, yung tower mo. Kaya dito, ito guys, 2015 namin na-acquire. So, 6 years na siya. Pero dalawang beses na ako nagpalit ng lamp nito. Kasi sa sobrang dami ng pasyente kasi. Siguro sa isang araw, ang nakabook sa kanila, 8, 10. Yung lamp life niya, ayun yung mabilis lang tas. Tapos natin linisan guys. Dalang muna tayo. Tapos natin linisin. So guys, isang magandang hapon sa inyo lahat. Ito na naman tayo guys. Ngayon, meron tayong gagawin. Yung tower. Endoscope tower. So, ngayon guys, hindi natin sa work office na yung ginawa kasi nandito tayo ngayon sa on-site. So, magpapalit tayo ng lamp kasi nga meron daw, nag-appear na daw yung replace lamp natin. And guys, pinawiran ko muna. Titingnan ko lang sa sandali. Pero hindi ko na sa paiilawin kasi nga, ayun guys, oh, replace lamp. So yun yung ma-upper sa kanya. Replace lamp na siya. So dito rin naman makikita natin yan mamaya. Yun, naglo-loading pa. So ito pala guys, ito yung tower namin ng medyo latest na tower namin. 2015 namin na-acquired to. So, medyo modelo na rin siya. EPKI 71010. So, ito guys, is magandang klase na itong tower na to. So, capable na siya mag-record ng live. May USB na siya. May SD, may DVI. So, yan guys, dito guys, oh, yung life niya is already almost done. Red na ang color. So, pag mga ganyan guys, kailangan mo na magpalit ng lamp. So, yun. So, umpisahan natin magpalit ng lamp. Ito yung lamp nito guys, dito. So, patayin ko muna. So, turn off muna siya. So, turn off muna yung power dito. Main power. So, ito guys, easy lang to. Napaka easy lang po papalitan nito. So, tatanggalin mo lang ito. Door, ano niya, yung lamp door. So kaya sa on-site ko na lang siya ginagawa pag nagpapalit ako ng lamp. So pang 3 times, 2 times ko na itong pang pinalitan ng lamp guys. Ito ngayon magpapalit ako ulit. So pangatlo na. So ang isang lamp is tumatagal lang siya ng 2 years. So ang ginagawa ko kasi guys, kasi pag ito, pag umorder ka itong buong to, papalitan mong buo to, napakamahal guys. So siguro inaabot ng mga around na 15,000 real. So pag lamp lang ang papalitan niya sa loob lang, ang cost lang niya is 3,500 real ang cost lang niya. So napakalaking diferensya. Pag umorder ka sa company, ng Pintax company, order ka ng buong ganito, napaka-expensive. So kaya ginagawa namin, ginagawa ko, ako lang naman 'tong gumagawa nito guys. Ginagawa ko, papalit na ako ng lamp. Ganito lang yung pampalit ng lamp. Ayan. Meron akong pampalit. So ito. Ito yung brand niya, USA made. Ito tayo is 3,500 real lang price nito. Compare mo naman sa buo nito na nasa 12,500 real. So napakalaki, napakamahal.
Kasi nga, kaya ganun kamahal naman yun, guys. Kasama naman yung installation ng company. So, kasama na yung package. So, ngayon, papalit ako. Napaka-easy lang. So, ito yung pampalit ko. So, ayun, guys. Meron siyang kasamang foam. Ayun, guide. Meron siyang paste na tatlo kasama. So, ito yung lamp. Yun. So, ayun pala, guys. Ang kailangan natin, ingatan lang natin pag nagpapalit ka ng ganito, ng lamp, kailangan nakagloves ka. Huwag kang humawak nito na hindi ka nakagloves. Kasi ito ay masyadong sensitive sa moisture. Ito yung lamp niya. Ganito, guys. So, Ceramax ang brand. Ang ano niya. So, ayun. Ito yung ano ko. Ito naman, guys. Napakasimple lang magpalit nito. Meron lang dalawang screw na lower. Ilulus mo lang dalawang screw. Tapos, tanggalin mo na. So, ayun. Ilulus ko lang yung screw niya. So, Phillips screw lang to, guys. Hubutin nyo lang, guys. Ayan, hubot na. So, yung lamp. So, tingnan. Pag nakita mo yung lamp, guys, maitim na yung ano. Meron na siyang mga itim. Spark na siya. Spark na. Kaya kailangan mo na talagang palitan din. Yun. Hubutin mo lang to, guys. Ayan ang luma. Yun. Tapos, ito, guys, may kasamang ganitong foam. Ang gamit nito, guys, yung pang hatiin mo lang siya. Yan yung panlinis mo dito. Ito yung panlinis mo lang. Tanggalin mo tong lumang heatsink compound. Yan. Napakabilis lang magpalit nito, guys. Pero pag yung papaservice mo to sa company, mahal ng bayad. Ayun. Ayun, guys, oh. Meron siya ditong guide. Ayan, para hindi ka magkama, hindi siya magagalaw, may guide yan. Ayan, guys, tanggalan natin yung ano. Ayan. Tanggalan natin yung heatsink, ay yung heat resistant compound, heatsink compound. So, ayan, guys, yung bago. Meron tayong bago dito. Madami tayo ng bagong heatsink compound. Yun. Transfer compound pala tawag. Transfer compound. Pero sa mga technician, tawag kasi namin dito heatsink compound, eh.
gagamit tayo ng gunting, guys. So, una natin ilagay, guys, itong ano, guys, anod. Ito kasi dalawang ganito, itong anod, ito yung cathode. So, lalagyan muna natin 'to. I-roll out lang natin tong paste para magkaroon siya lahat. Yun. Ayan. Para lahat siya nalalagyan. Ngayon, pwede mo na siyang lagay dito. So, mayroon pa akong natira dito. So, kakabit ko rin dito sa mga gilid. So, yan, guys, may guide kasi yan. So, kailangan mong i-shoot yung butas doon sa ano. Yan. Yung so, pasok na sa guide. So, ngayon, guys, yung kabila naman. Ngayon, palit muna ako ng gloves kasi ngayon tornilyo ko muna to. Kasi okay naman yan. Shoot naman siya sa guide. Yun. So, ganito pala technique mo, guys, pag naglagay-lagay ka ng ganitong ilaw. Kailangan naka flat surface siya para pantay. So, yun. So, pag nakita mo yung bago, guys, wala pa siyang spark. Wala siyang ka-spark pa. So, then i-roll out natin, guys. Para magpantay. Then, yung matira, ilagay natin dito. Yun. Then, salpak na yan. 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 Kita na rin natin to.
kumalat yung sumobra yung ano natin guys, ayan o. Sumobra yung paste, kaya kailangan natin tanggalin. Malinis na siya guys. Tapos ko siya ulit. So ayan, okay naman siya. Ayan, ibabalik kakabit natin doon guys. Yan, ayan na guys. So ikabit natin ulit dito. So kita ba? Yan. Ito guys, pagkabit mo meron din tong guide. So hindi ka rin kabaliktad. May guide siyang butas. Ito guys, hand tight lang to ah. Itong pag-tight nito, hand tight lang guys. Huwag kang magagamit ng tools para mag-tight nito. Hand tight lang. Inap na yung hand tight dito. Ayun. Ito na. Okay. Babalik ko na sila ng ganyan. Yun. And guys, ipapower on natin. So kailangan kong gumamit ng scope. Kukuha muna ako ng aming scope dito sa cabinet. So for testing lang ha. So ito yung gamitin ko. Yun. Guys, power on ko na. So ayan. So ayan guys, yan pag pinower on mo yan, lalabas pa rin yung replace lamp doon sa screen. Kailangan mo siyang i-receive.
So napapansin mo guys, lumabas pa rin yung ano dito, replace lamp. Kasi ito life niya is still pares pa rin. So kailangan natin i-reset yan. So sa pag-reset yan guys, kailangan lang natin, tanggalin ko na yung gloves ko. So i-reset natin yung lamp life. So titingnan ko muna kung may ilaw ba siya. So ayun, ayun, may ilaw naman siya. Ayan. So maliwanag. Ayan. Ayan. So maliwanag siya. So kailangan lang nating i-reset. Sa pag-reset nito guys, kailangan natin ng pupuntahan natin yung system. Turn off ko lang itong lamp muna niya. So pupunta tayo sa sit up. Ayan, sit up. Punta tayo sa system. Then number 3. Punta tayo sa number 3. Ayan. So lamp data. Ayan lamp data sa yung lamp data niya. So check natin to. So yun, lamp life reset. So dito tayo guys, i-reset natin yung lamp. Yan, reset, lamp life reset. Yes. So yun, ganun lang kasimple guys. Pati sa home. So yun guys, yung battery life natin ng lamp is all is green. So meaning healthy. So ganun lang guys, ganun lang pag-replace ng lamp. Napakasimple lang. Pero napakamahal ang singil ng mga company. So ayun tingnan mo. Yan. Tingnan mo guys. Napakalino talaga ang Pentax. The best talaga ang Pentax. Yan So napakalinaw guys ang Pentax talaga. So ito yung namin wife at pala guys, naka YHD yan, naka double monitor kami, may monitor doon, may monitor din dito. So dalawang monitor siya habang gumagawa yung doktor, doon nakatingin kung nakaharap dito. So meron naman din nakatingin dito. So yan guys, napakabilis lang ang pagpalit ng lamp. So yun na, life niya is always green. So yun, natatandaan din guys, pag nagpalit ng lamp, nagpa-pop up naman yun sa screen. So mag-re-red tong kulay na to. So palitan na. So yun guys, so hanggang dito na lang muna tayo. Sana may natutunan kayo sa pag-pop sa video na to guys. Maraming salamat. Bye bye.